isa ako. Wala na lang gan. Kakasa sa aktingan. Hindi rin pahuhuli sa kantahan. Ang talented singer-actress na ito, sinusubaybayan na rin sa hit kapatid sitcom na Kalye Queens. May dumika sa pisme. Mas kilalanin pa natin ang isa sa mga promising young actresses of this generation, Aubrey Caraan, live sa Frontline sa umaga. Sa puso ito, makakabonding na natin na ang Kalye Queens star na si Kalin, na si Aubrey Caraan. Good morning and welcome morning to the show. Po. Thank you for having me. Okay, tell us all about your role na si Kalin and ikwento mo sa amin kung ano yung ano niya, kwento niya doon sa sitcom. Okay, yung Kalye Queens po, about friendship siya, ni Miss Alma Moreno and Miss Dina Bonavi. And yung character ko po, si Kalin, isa po siyang pastry chef dito. And magiging apprentice po siya ni Miss Alma Moreno sa cafe niya. And dun po niyo makikilala yung magiging love interest niya doon na sina Vito and si Jairus. Gaano kalaking challenge yung role na ito para sa'yo? At gaano siya kaiba dun sa mga dinaanan mo ng roles sa iba't ibang pelikula, pati TV show? Well, challenging po siya kasi different siya dun sa past roles ko na I did before. Kasi very comedy po talaga to. Mm-hmm. And more on drama ko before and romance. Dito po talaga full comedy. So parang ang hirap minsan, parang kailangan timing talaga yung punchline, mga ganun. Anong mga natututunan mo, syempre, mula dun sa ating mga veterano na si Alma Moreno at saka si Dina Bonavi pagdating sa ganyang genre? Kasi first time ko po silang maka-work and first time ko silang makita na sa comedy. So, madami rin po ako natutunan sa kanila, like kung paano po bitawan yung lines na dapat timing talaga. And sila din parang if sa kanila medyo cringy or parang medyo off yung line, pinapaltan po nila. So, ad-lib po talaga. Okay, pero bukod dito, syempre ikaw din ang love interest ng dalawang lalaki na anak ni Alma at anak ni Dina, yes, si Jairus tsaka si Vito. Yes. Oo. Oh. Kamusta naman yung chemistry at tsaka yung working dynamic ninyong tatlo bilang kayo yung mas nakababata dito sa sitcom? Oh. Oh. Well, si Vito po, ilang beses ko na siyang naka-work sa Viva. So, very comfortable na po ako with him na gawin po yung series na Kalye Queens. Si Jairus naman po, second time ko pa lang po siya naka-work, but very makulit din po siya. So, hindi na po ako ganung na awkward po sa kanila. And kaming tatlo naman po, yun po, as is lang po, like, kasi very young naman po kami. So, yun lang din yung binibigay namin sa show. Very young, very fresh po. Yun. At saka yun naman ang hinahanap ng ating mga kapatid. Siyempre, lalo yes, na gusto lang tumawa, gusto sumaya. Pero ikaw, ang layo na narating mo, no? Mula sa Pinoy Dream Academy, nagsimula ka bilang child contestant. Yes. Oo. Kwento mo, paano ka napunta dito? At ito ba yung daan na gusto mong itahak? Acting? Singing? Ano ba? At first po talaga nung bata ako, hindi ko alam kung ano yung gusto ko sa buhay ko eh. Pero nung nag-start po ako ng mag-music lessons, parang sabi ko gusto ko maging singer din. Nag-amateur singing contest ako, napunta ako sa ABS, CBN. Sumali po ako noon. Then after noon, sabi ko gusto kong ituloy ito maging singer. Then nabigyan po ako ng opportunity na magkaroon ng mga acting jobs po. So yun, nagustuhan ko sila both. And right now po, kung papipiliin ako both, siguro. At nagsulat nga siya ng kanyang sariling kanta at ilalabas na po niya. O kalalabas lamang ng Sana. So ano bang kwento ng Sana at ikaw bang nagsulat nito? Yes, one of the co-writers po ako. Ang co-write ko po dito, co-writer ko si Sean Cedro po. Mm-hmm. And very challenging siya sa akin kasi first time ko po magsulat ng kanta. Actually, sinadjust lang po siya ng Viva kung gusto ko magsulat. Then sabi ko, yes, para ma-challenge naman ako. And para mas malapit siya sa heart ko. And yung song na Sana po is, hindi pa kasi ako nagkaka-love life before. So parang, ang hirap na magkaroon ng parang inspiration pagdating po sa paggawa ng love song. So, kaya po namin nabuo yung Sana. So, nandun pa lang ako sa stage na yun, Sana. So, iniisip mo pa lang siya? Okay, parang ganun. Parang pwede rin ako dyan sana na yun. Ay, hindi ako para makarelate lang. Ano naman, pakinggan na po natin si Aubrey Caraan at ang kanyang kanta na Sana. So, mag-sample po ako ng chorus.
Sabihin mo na nang di na kailangan pampilitin ng sarili sa baka sakaling ayoko manatili na lang tayo sa sana. Sayang naman kung di natin pagbibigyan kung pareho naman ang nararamdaman. Ayoko manatili na lang tayo sa sana. Ang ganda! Ang galing! Nakakatuwa! Kapit Ed, nakakatuwa ka kasi kakaiba rin yung journey mo, no? Marami kasing ano, yun na nga, ngayon gumagawa ng content, ng vlogs. Pero ikaw, mas nagpo-focus ka sa TV, nagpo-focus ka sa songwriting. Ano pa ang pangarap mo, no, para sa career mo? Sana. Yung mga sana ko po, syempre, una, maging successful po talaga ako dito sa career ko. Sana makapag-concert din ako sa mga big dough, mga ganun po. And sana more projects pa po talaga sa acting. Saan pa pwedeng pakinggan yung sana? Yes, pwede niyo pong mapakinggan ang newest single ko under Viker Records na Sana on all digital music platforms. And you can watch my music video on Viker Records YouTube channel. At ang Kali Queens, mapanood po sa TV5, 8:30 PM po sa Sabado, 8 PM naman sa Linggo. Maraming salamat. Aubrey Caraan. Thank you so much, Frontline sa Umaga. Thank you, Ms. Gretchen.